Hello guys, ito po ay isa na namang review sa nabili ko pong eye goggles and swimming cap sa Tokyo. Ni Ate Glyza, so bumili kami ng equipment para sa swimming as a requirement. So, ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung magandang quality na pwede nyong gamitin once na nag-swimming lesson kayo. Requirement kasi na sa swimming lesson dapat ay meron kang goggles and swimming cap. So, namili at napunta kami sa Tobey's. Okay po, yung kanilang tagline, we got this. So, yun yung napili naming brand para puntahan at para mamili. So, let's go. Buksan na natin. So, yung item na napili namin is dalawa. So, meron ako ritong Speedo. Okay, it's American brand. Isa ito sa magandang American brand when it comes to recreational aquatic activity. Tapos, yung isa namin na napili, isa kami para ma-experience namin yung quality on both side. Yung isa namin napili ay TYR brand. So, ito ay $699 yung TYR brand. Yung Speedo naman ay 1,000 pesos. Medyo may kamahalan talaga si Speedo. So, yun yung goggles na napili namin. Tapos, sa swimming cap, yung trinay namin is Easy Life. So, mura lang sa swimming cap yung aming binili kasi hindi namin talaga siya priority. Yung priority namin is yung goggles. So, sa Easy Life, 135 pesos lang siya. Sa dalawang swimming cap, yung aming binili, so, parehong 135 pesos. Yung isa gray, yung isa rainbow, para ma-distinguish namin ni ate kung alin yung sa amin. Kasi kadalasan ang ginagawa namin ni ate pareho, same color, same design. So, minsan nagkakalituhan kami. So, this time, binago naman namin. Tignan natin yung TYR Performance Goggles na worth $699 pesos. So, nakalagay dito Velocity. Low profile design, wired wide peripheral range, DuraFit gaskets, and 3 nose bridge sizes. Okay po, FINA approved. I don't know what does that mean. So, andito yung material used. Tapos, TYR is an official sponsor of USA Swimming. Kaya napili din namin siya. So, ito ay $699 once again. So, ayan yung parang information sa gilid. So, nakalagay, low profile design, wide peripheral range, katulad nung banggit ko kanina. Okay? Tapos, meron siyang double strap adjustment. So, let's check. Okay. So, ayan. Kasi yung ganitong goggles, parang meron siyang manual. So, yung binanggit ko kanina na 3 nose bridge size, ano pala, ang galing. Kasi, ito, pwede siyang mapalitan base sa laki ng ilong mo. Okay, so, syempre, American size, matangos ilong nila, unlike Asian, Filipinos, medyo, alam mo na, so, ito yung mga nose strap na pwede mong palitan. Okay po. Based sa nose sizes mo. So, ito yung nakalagay na dito. So, ayan yung gago. Okay po. Merong parang cover pa siya kasi hindi pa ginagamit. Mag-umpisa kami ng swimming ni Ma'am Glyza May 20. Ilang sessions din yun. So, sana po ay manood kayo. So, ayan siya. Ayan yung kanyang strap.
Tapos may adjustable ano siya rito. Parang pin. Made in China yung brand. Oh, yung made in China yung ito. Okay. So medyo pag inilagay mo siya rito, pag press down mo, ramdam mo agad yung higop, no? Nasasuck out agad yung mata mo, which is very good sa isang eye gago. Ayan, oh. Diba? Tapos hulmang-hulma siya rito sa bilog ng iyong mata. Very nice fit. So, pag sinukat mo siya, hindi kahirap. Kasi, ayan siya, oh, yung strap na adjust. Dito mo lang siya i-adjust. So, pag isinuot mo, yung proper pagsuot ng goggles, ilalagay mo muna yung goggles. Yung iba, di ba, ginaganon. No, mali po yun kasi nasisira po ito sa baba nat yung strap ng todo. So, para medyo meron siyang kapit agad, ilalagay mo na siya agad dito. Tapos, pag inilagay mo na dyan, saka mo ilalagay. Ganon. Gets niyo? Okay po. So, yung fit ang ganda. Tapos, kita mo agad yung ano ng rubber strap. So, hindi siya masakit sa mata. Ang ganda rin ng fit. Andito yung kanyang manual. Ang galing kasi lahat ng kailangan mong malaman nakalagay dito. Simula sa strap, pagpalit ng strap, pag-adjust ng strap, pagpalit ng nose strap, and marami pang ibang information. So, syempre, hindi ko na kailangan i-detalye, pero naka-visual reference siya, naka-visual graphic. In a sense na, kung hindi mo maintindihan, tingnan mo na lang sa pictures. Okay, very nice. Pero, syempre, hindi ko ma-rate kung gaano kaganda to, not unless na-try ko na siya sa swimming lesson. Pero, so far, kung i-rate ko siya, 10 out of 10. Okay, yung next naman natin na ita-try is yung Speedo. Kalaban talaga siya ng TYR, pero mas mahal siya. Pero, maganda sila pareho, yung brand. Okay, nakita nyo naman kanina. So, ito yung kanyang packaging. So, inilagay nila dito na pag pinili mo si Speedo, you can have the proper comfort, the fit, and the adjustability. So, makikita mo rin dito yung protection mo sa eye, UV380. And yung kanyang parang special features like anti-fog and anti-fogging and other attributes niya. Okay? So, made in China, pero ito po ay American brand din po. So, yung pinili ni Ma'am Blaise ninyo, itong Speedo Recreation Futura Classic is for women translucent. So, made in China, although this is an American brand. So, ito yung itsura niya, napaka-lightweight. Okay. Napakalambot. Okay. Pati itong frame na to, ang lambot pa rin. Although, syempre, itong bilog na to is yung ano niya na, yung kanyang pinakasalamin. Syempre, medyo matigas naman talaga yan for your eye protection. Pero, napaka-gaan suotin. Wala siya nung katulad ng kay TYR na napapalitan yung nose strap. Pero, silicone type pa rin siya. Nakikita niyo. So, kahit matangos or hindi matangos yung ilong mo, kaya hindi siya masakit sa ilong pag sinuot. So, ayan yung strap niya. Color pink. So, andito pa rin yung dalawahan na hiwalay na strap. Pinili namin to, or lahat ng mga original goggles, eye goggles ay merong ganito. Kasi, para purpose na to is para sa swimming cap. Para pag sinuot mo yung goggles mo, tapos naka-swimming cap ka, kadalasan sa babae, pinupusid yung buhok. May umbok. So, yung umbok, pwede mo siyang ilagay doon. In a sense na hindi mapupunta rito yung goggles. Or hindi matatanggal or hindi mapupunta sa ilalim. So, andito yung adjustment. Ano niya? Ring para maayos mo yung fit. So, katulad ng tamang pagsusuot, ilalagay mo muna siya rito. Tapos, hihila mo.
papuntang ganon. Okay? So, hindi ko na in-adjust yung fit, kaya medyo masikip talaga siya. Pero ramdam mo talaga yung security ng eye mo na hindi agad siya papasukan ng tubig. Okay? So, kung i-rate ko si Speedo, 10 out of 10 pa rin. Okay? Because of the comfortability nung kanyang material. Siyempre, hindi ko matetest yung kanyang durability kasi hindi ko pa siya nagagamit. Sa May 20 pa lang kami mag-umpisa ng swimming lesson. So, ito ay lesson, survival lesson. Added experience love for us to, alam mo yun, improve our swimming skills. Okay, napag-compare na po natin si Speedo and si TYR para kasi silang magandang brand. This is not sponsored, by the way. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung magagandang goggles na pwede nyong bilhin once na nag-swimming lesson kayo. So, si swimming cup naman, so kung ito ay medyo high-end, medyo high-brand, ito naman tayo sa middle lang. Okay? So, easy life. So, swimming cup, medyo mababa lang kasi ano lang naman ito eh, protection sa buhok, sa scalp, tsaka hindi mapasukan ang tenga mo ng tubig. So, medyo, para sa amin, approve na yung quality na ito nang bumili kami sa Tobis. So, since siya ay silicone, 100%, one size fit all, tapos elastic, extreme, durable and comforting nakalagay dito. So, yung instruction niya, rinse in cold water and after use, be careful not to damage with fingernails, avoid contact with sharp objects in silicone ito, and avoid exposure in direct sunlight. Okay, so 135 pesos. So, may warning na nakalagay dito. So, same brand lang din naman to, magkaiba lang ng color para ma-distinguish namin kung kanino yung para sa kanya tsaka kanino yung para sa akin. So, nakaipit siyang ganito, resealable. So, nakaipit siyang ganito, may box dito na kung saan may ipapakita kung paano mo siya gamitin. Okay po, naka-visual or naka-graphics and may certain warning dito. Please avoid sharp objects such as fingernails or hairpin. Kasi, pag susuotin mo po kasi yung isang swimming cap, okay po, hindi ka pwedeng nakaganon or mahaba. Siyempre, pag babae, kadalasan mahaba yung kuko. So, dapat makaganon siya. Para hindi nasisira yung ating swimming cap. Pakita ko siya kung paano siya susuotin. So, pag ganon, dapat stretch mo siya, nakaganon yung iyong kamay, dapat hindi naka-straight down kasi baka matusok siya ng fingernails mo. Wala ka dapat hairpin sa buhok. Medyo may kahirapan isuot dahil hindi basa yung buhok ko. So, secure yung ating ear. Mukha tayo. So, susuot natin. Yung umbo, nakikita nyo? So, ganyan yung itsura ng ninyo pag magsiswimming lesson. Okay ba? Mga kumag-opera. So, ang ganda nung fit, medyo tight kasi, syempre, silicone to, tsaka hindi pa nagagamit. Pero mukhang secure yung ulo mo, tsaka yung tenga mo. So, you really need to protect your ear while swimming. So, kung ear rate ko to, 10 out of 10 din. Sana po ay may natutunan kayo sa review na to at natuwa rin po kayo. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel.